Good morning at magandang tanghali, magandang gabi kung nasasaan man kayo sa Pilipinas. I-share ko lang ngayon, today is April 22, 7:35 ng umaga dito sa Labrador City, province of Newfoundland and Labrador. Ngayon, ang i-share ko ay papaano kumuha ng lisensya ng barel sa Canada. Based dito sa amin, sa probinsya namin, dito sa Labrador City. So, ngayon, may klase kami, 8 a.m. to 6 p.m. ng hapon. So, today is Saturday. So, 2 days yung aming klase. Saturday and Sunday. So, parehas yun na 8 a.m. hanggang 6 p.m. Magkano yung ibinayad namin na tuition para dito? Papakita ko sa inyo. Nagbayad kami dito, nagbayad ako ng 172.50 Canadian dollar. Ito yung official receipt. Yan. Tapos ang pangalan ng school is College of Northern Atlantic. Yan. Eto, yan. CNA, College of Northern Atlantic. So, nag-iisang school yan dito sa Labrador City. Yan. Yan, gusto ko lang makita nyo. Tapos, binigyan kami ng dalawang libro. Canadian Firearms Safety Course at isang Hunter Education. Ang purpose nito, kaya ako kinuha, honestly, dalawa kami ng kaibigan ko si Jason. Kaya ako kinuha ito, para lang sa yung hobby natin ba sa summer. Kasi pag winter, nag-i-ski do kami. Pag summer naman, nag-fishing kami. Pero dadagdagan natin ngayon ang ating mga hobby. Bali, ang gusto namin someday, kung may makakasama kami, gusto namin mag-hunting. Mag-hunting ng moose, ng caribou, ng deer, or ng kahit ano na wild animals na makakapasa kami, na magkakaroon kami ng permit. So, anong oras na ngayon? Sabi ko kay Jason, sa kasama ko sa pagpasok sa school ngayon, daanan ako ng 7:45. So, lalabas na ako. So, samahan niyo ako. Ito, lalabas na tayo. Andito na tayo sa pintuan. Wala nang snow! Nakaganda lang sa sasakyan niya. Naka-trail boss. Yan. Mag-hi ka muna, Tito Jason. Okay, akyat muna tayo. Eto, nasa sasakyan na kami ni Tito Jason. Papunta na kami ng school. Ano nga pala yung kukunin natin na license? Restricted ba yun o non-restricted? Non-restricted. Unrestricted yung para sa mga handgun. Mga handgun. So, ang kukunin namin ay non-restricted. Yung mga mahahaba, ano? Shotgun, rifle. Yung mga shotgun, rifle. Tapos yung restricted, yung mga handgun, yung mga pistol. Pistol. Pero malalaman natin mamaya, ano, kung baka pakuhalin din tayo ng restricted, eh, no? Or baka kasama na rin sa course natin. Baka kasama na rin sa course namin. See you later! Eto, papunta na tayo sa school. So, yan, simbahan. Andito tayo sa Hudson Drive. Kita nyo na, oh, wala na. Wala nang snow dito sa Labrador City. Tanggalin natin itong libro. Nagre-reflect eh. Mula dun sa bahay namin hanggang sa school, siguro mga 6 minutes lang, no? Mga 6 minutes lang. Yan, no? Gaya ng sabi ko nung nakaraang kong vlog, yung snow na to, hindi basta matutunaw hanggat hindi na ulan. Ano, pre? Dapat talaga sasamahan ng ulan kasi makapal ang snow dito. Mga May or mga first week ng June, baka matunaw na to. Basta, depende sa ulan. Oh, wala na. So, today is April 22. 21 ba? 22?
dito. Oh, April 22. So, alas 8 ang pasok namin ni Tito Jason hanggang 6 PM. Siguro naman may lunch time to, may break time. May libre kape kaya doon? May cafeteria siguro doon, baka mag-break time. Yan, andito sa left side yung Walmart. Back to school na, back to school. Back to school. Sabi ko kanina dito sa vlog ko pre, kinuha natin to. Parang yung sa hobby natin, madagdagan yung hobby, no? Kung winter, nag-i-snowmobile kami, nag-i-skido, o kaya nag-i-snowboard, tapos nung summer, nag-pee-fishing kami, ngayon naman, magpa-firing kami, o kaya hunting. Pero yung pagka-hunting, depende yun sa permit na makukuha namin, kung ano yung pwede namin i-hunt. So, andito na kami sa Labrador Highway. Itong daan na to, ito yung diretsyong Quebec. So, ito, malapit na kami sa school. Tama, tama si Tito Jason. Bucket list unlock. Snowboard yan, ano? Inato mo ito nag-mask. Ito, yan o. College of North Atlantic. Ah, hindi pala Northern. College of North Atlantic, na. Kala ko Northern. Ito, so update ko kayo mamaya. Kung ano yung... para mabigyan ko kayo ng well-detailed na information. Ito, yung nasa harapan ko, hospital yan. So, andito tayo sa parking lot ng school. Ito yung nag-iisang school dito, no? Sa college. Yan. So, andito na kami. So, magpa-park muna kami. Yan. So, ito, nakababa na kami ng sasakyan. Nasa likod ko. May kaunti pa rin snow sa lake. Yan yung Tanya Lake. Yung nasa likod ko, yan yung CNA, College of North Atlantic. Hi ka muna dito, Jason. Good morning. Good morning. Okay, break time kami. Bali, hindi ako makapag-video dun eh. Kasi bawal eh. Kasi medyo private yung pinag-uusapan. May mga barrel kasing involved yan. So, pinag-smoke break kami kahit hindi kami nag-i-smoke. So, 10 minutes break. Anong oras na? 10:30. So, 10:30 pa lang. So, baka mag-out kami ng mga 11. Yun lang. So, bukas may pass, may class uli kami. Parang sa... actual yon, bukas actual. No? So, see you later. Lunch break kami. Bali, katatapos lang namin mag-exam. Pagbalik natin ng 1, anong gagawin natin? Actual. So, actual naman. So, siguro actual firing yon. Mamaya ng 1 PM. So, see you later. Hindi talaga ako makapag-video doon. Kasi bawal. Okay, magla-lunch na kami ni Tito Jason. Medyo mahirap ang exam ha. Yung iba kasi eh, parang hindi na ituro eh. No? Parang ang bilis na pagtuturo niya eh. Pero okay lang. Hindi mo sa ganyan. Hello vlog, welcome to me guys. So, sana makapasa. Pero for sure, nagbayad kami, makakapasa na yun. Ang importante dun yung actual mamaya, yung talagang safety talaga. So, today is our first day. Tapos tomorrow, yung second day namin. Ano yung second day natin bukas? Hunter's exam naman. Hunter's exam naman. So, yun lang. Okay, ito, pauwi na kami. Pauwi na kami sa bahay, so magla-lunch muna kami ni paring Jason. May bulalo pa yata sa bahay eh, masarap-sarap yun. Sige, hanggang doon na lang ha, yun ang day one. Hindi ko muna pala puputulin para ma-share ko sa kanila mamaya yung one, ano? After nung firing natin, sige. Tapos na ng amin lunch break, so pabalik na kami ng school, ng CNA. Ng College of North Atlantic dito sa Labrador City. So mamaya update ko kayo kung ano yung mga ginawa namin ng yung sa first day namin. Okay, natapos na yung day 1 natin dito sa ating Canadian Safety Course. Ano yun? Canadian Safety Course Firearms ba yan? Canadian Safety Course
firearms. So natapos na one day natin. So ang anong ginawa natin ngayong day 1? Lecture nung umaga, puro lecture. Tapos itong hapon, ang ginawa namin ay yung actual na paghawak ng barrel. Papaano yung mga safety? Papaano yung paglalagay ng magazine? Yung mga tamang position, tapos iba't ibang uri ng bala at saka iba't ibang uri ng barrel. So, yun lang po ngayon ang day 1 natin. So, bukas magba-vlog ulit ako ng day 2. So, maraming salamat po sa lahat. Yung pong hindi nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe na dyan. So, paano po kami nakakuha ng course na ganito? Kung nasasaan man kayong probinsya or kahit anong saan city kayo diyan sa dito sa Canada, pwede kayong magtanong sa school kung may ino-offer silang course na ano yan, Canadian Firearm Safety Course. Yan, pwede kayong mag-inquire diyan. So ang ibinayad namin dito $172.50. So yun lang po. So maraming din salamat po at God bless everyone.